Hello, hi everyone. Have a nice day to all of you. So for today's video, I will share to you my life testimony. So i-share ko sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko, lalo na sa panahon ngayon na nandito yung world pandemic. So ayan, pasensya na kayo kung ano yung buhok ko, o di ba? Bongga, gulat ba kayo, nakaayos si Inday. Naayos na ang aking buhok. Hindi anong ko muna para hindi mag kangkang. Bago tayo mag-umpisa ay i-subscribe niyo muna ang aking YouTube channel kung hindi pa kayo naka-subscribe, at i-hit niyo po ang notification bell para lagi kayong updated at ma-notify kayo sa aking mga i-upload na videos. Bago ko simulan ang aking testimony ay may babasahin muna akong verse na nabasa ko kaninang umaga, at sobrang na-bless ako sa words na ito. Dito sa ayan ang aking Bible. Dito sa Mark chapter 9:14, yung about sa healing of a boy with an evil spirit. So dito sa verse 21, Mark chapter 9 verse 21, Jesus asked the voice, "Father, how long has he been like this?" "From childhood," he answered. Verse 22, "It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." Yun ang sabi ng father's voice. "If you can," said Jesus, "everything is possible for him who believes." So yun na muna. O diba, ang ganda? Amen. Everything is possible for those who believes. Yan. So, yun ang nabasa ko kaninang umaga. At sobrang na-amaze ako. So, dapat pala na maniwala tayo. Yun lang talaga ang ating sandata. So, ayan. Kasi every morning ay, kahit hindi kami nag-church, ay nagde-devotion pa rin ako. Kahit pa kunti-kunti lang, ganyan. Tapos mag-pray. Sisimulan ko na ang aking life testimony. Ayan. So, 8 years ago, guys, year 2012, ay nakilala ko ng lubusan ang Panginoon. Kung gaano siya kabuti at gaano niya tayo kamahal. Nakilala ko siya sa na may may encounter God retreat dati. So sobrang thankful ako at blessed dahil nabago niya talaga ako. Yung bang perception ko noon, yung mga haka-haka ko noon ay nasagot lahat. So hanggang ngayon ay ganun-ganun lang yung buhay ko, pero sobrang thankful ako dahil kahit ano man ang nangyari, kahit may marami akong mga pagkukulang, marami akong kasalanan, normal lang naman yan. Tsaka kahit normal lang yan, na alam naman natin na hindi tayo perfecto, pero sobrang blessed ako dahil nararamdaman ko talaga yung tunay niyang pagmamahal. So habang nag-aaral ako, ayan, nagtatrabaho, ayan, kahit minsan, inaamin ko, nakakalimutan ko siya, totoo po talaga yan. Inaamin ko naman. Pero, may mga times na parang malungkot, parang hindi kompleto yung mga sandali ko, mga araw ko, ganyan. Parang hindi ba ako mapapanatag ba pag hindi ko siya nakakausap. Until today, emotera, yung gano'n, yung bang sa labas, oo,
ano ako, mingiti, pero deep inside, bago ako matulog, pag nag-iisa ako, ay nararamdaman ko pa rin yung feeling, ano ba, feeling alone lang ako, yung parang ganun. Nag-gets niyo ba? So, ganyan. So, ano, i-clear natin ha. Di ba, ano na tayo, ano ba, March 14, since March 14, ay nakatambay na talaga ako dito sa bahay. Hindi na ako lumalabas. Kung lumalabas man ako dyan lang sa labas, yung sa tindahan lang, ganyan. Tapos, yung May, June, yan. Hindi ko inasahan na bumalik yung ano ko, yung symptoms na PCOS ko. Nag-bleeding ako for 1 month. 1 month, guys. Sobra pa 1 month. Yung nag-alala ako, tsaka ano, may time talaga nun na Friday yon ay nandito yung nanay ko, tapos habang kumakain kami ng asawa ko, ay bigla akong naiyak. Promise, hindi ko talaga alam. Yung bang maiyak ka na lang bigla habang kumakain, hindi ko alam. Totoo, umiyak talaga ako, nahiya ako, pero okay lang. Kasi parang naano ko ba, na-express ko yung naramdaman ko. Sobra akong naawa, ay na hindi ko alam yung parang naawa ako sa sarili ko, ganyan. Eh, sorry guys. Excuse me. Naiyak na naman ako. Okay lang yan. Alala ko lang kasi. Tapos nun, nung umiyak ako, tinanong ako ng asawa kung bakit daw ako umiyak. Alam mo yun, yung parang isasagot kang na, hindi ko alam, yung parang ganun ba. Natawa ako na hindi ko alam. So, tapos nun, nagtaranta na kami, ganyan. Sabi ng nanay ko, ano man, magpa-check up na ba tayo? Tapos, asawa ko rin, yung bang, magpa-check up ka nga, tapos, sorry ah, magpa-check up ka, tapos wala kang pera, tapos dinagdagan pa nung ano, nung pag-alala mo ba, dahil, alam mo yun, yung pupunta ka sa ospital, eh, hindi mo alam ba, di ba? Kasi, andyan yung COVID, ganyan. So, we decided na mag-self-medication muna ako. So, binili namin yung gamot na gamot ko noon, yung maintenance ko, binili namin, ganyan. Blessed din kami kasi meron namang tumulong, ganyan. Tapos, ininom ko yung gamot, binili namin lahat ng pwedeng i-take. Ano, mga prutas, ganyan, gulay, lahat kinain ko, lahat, ano, tiniis ko yung lasa, kahit nasusuka na ako, ganyan. Tapos, ayun, thankful naman ako dahil pagkagabi nun, ano, tumigil na yung, ano, yung bleeding ko, tumigil na. Tsaka, alam mo yung minsan, paminsan-minsan, ano, chinecheck ko, ganyan, kung meron pa ba kasi, parang kung may makita ako, ganyan, parang, nag-aalala talaga ako sobra. Kasi guys, di ba, health natin yan. Napakalaga ang ating kalusugan, di ba? Kasi yun talaga ang tanging kayamanan natin. Sa panahon ba naman ngayon, sino ba naman ang gustong magkasakit, di ba? So, tapos noon, tuloy-tuloy na yung ano ko, yung pag-take ng med, ganyan. So, thank you Lord dahil pinagaling niya ako. Sinabayan ko yun ng prayer sobra. Yung bang mag-pray ka na iyak mo lahat yung sorry guys, yung bang kung sa Bisaya pa is hangyut lub talaga, yung bang bahala na basta ganyan, yung bang i-pray mo, i-open mo lahat, i-surrender mo sa Panginoon, ganyan. Tapos naramdaman ko na sobrang mahal niya pala ako. Sorry guys, akong naiiyak talaga kasi totoo talaga yun. Galing sa puso talaga na hindi ko alam ba yung bang naiiyak ka, parang feel mo na andyan siya, na yung mayakap sa'yo, na nagsasabing andito ako, hindi kita pababayaan, yung ganun ba. Kasi yung mga friends ko, ganyan, kahit hindi kami nang uusap, ganyan, patuloy niya, pa nila rin ako ini-encourage, chine-cheer up, ganyan. Tapos, naiyak na ako. MMK na this. So, yun.
i-share ko lang talaga sa inyo na pag nagpre-pray tayo, ay ibuhos na natin lahat. Yung banggitin mo na lahat, yung bang wala ka nang itatago, ganyan. Surrender mo talaga sa kanya. Dahil makikinig naman siya at tutuparin niya yung kanyang promise sa atin. Ayan. Tapos, hindi pa doon natatapos ha. Okay na ako. Ano ba yan? Excuse me muna. Kuha muna ako tissue. Ayan. May tissue na ako. Naiyak ako sobra. Hindi ko alam. Ayan. Tapos, hanggang ngayon, ano, thank you Lord dahil I am totally healed. Hindi na ako nag-bleeding at normal na yung ano ko, yung mens ko. Pray lang natin na tuloy-tuloy, sana tuloy-tuloy na yung ano ko, yung condition ko ba. Kasi di ba alam nyo na. So yan. So, yun, tapos na nga. Tapos yung last week, alam nyo guys, yung mga, dahil sa pandemic na to, ano ba, marami tayong nare-realize, marami tayong naiisip, merong positive, merong negative. So, ganyan, di ba? Hirap labanan. Ang gagawin na lang natin is focus tayo doon sa positive. Doon tayo sa mga magaganda, yung sa mga punong-puno ng pag-asa, yung mga ganun ba. So, magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng mga encouragement ng ating mga friends, na ating families, at ibuhos natin yung pagmamahal habang nandyan sila, ganyan. So, nung last week ata yun, habang nagbabasa ako ng Biblia sa umaga, habang nakatugtog yung ano, yung worship songs, ganyan, bigla akong naluha, guys. Ito na naman. Naluha ako. Umiiyak na pala ako. Yung alam mo, yung meron kang nararamdaman sa loob-loob mo na hindi mo man ma-open, kahit sa asawa ko, hindi ko ma-open, yung ganun. Guys, promise, huwag niyo talagang suluhin yan. Kung hanggat meron pa kayong kasamahan dyan sa bahay, mga friends, kayo, ganyan, i-open niyo. I-open niyo yan. First thing is kay Lord. I-open niyo yan. So, ganito. Pumasok ako din dito sa loob ng bahay. Dito sa kwarto, yung anak ko nasa labas kasi naglalaro doon. Umiiyak ako. Yung feel na, parang feeling ko, niyakap niya ako. Yung kinakomfort niya talaga ako. Ang dahilan kung bakit ako umiyak siguro ay dahil yung bang bored na dito sa bahay, napapagod na ako, yung ganun. Pero dapat hindi pala ganun. Dapat i-lift up natin, i-cheer up natin yung sarili natin. Kasi, yung parang moment na wala ng pag-asa, yung bang, parang feeling ko solo ko na, yung solo lang ako ba? Wala akong kasama, yung gano'n. Tapos sobrang lungkot na. Wala ka ng pakiramdam ko. Wala na akong silbi. Yung parang gano'n. Maraming mga problema, ganyan. Pero, laban lang. Iniyak ko na. Hanggang ngayon, iyak pa rin ako. So, iniyak ko yung lahat. Binigay ko lahat. Binanggit ko lahat sa kanya. Na, Lord, sana andyan ka parate para sa akin na i-comfort ako hanggang sa mapanatag yung loob ko ba na yung punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal, yung mga ganun. So yun, magang-maga yung mata ko noon. Umiyak talaga ako. Yung bang umiyak na, o yung umiiyak ka na, parang hindi na ba madrawing ang mukha ba? Yung mga, as in, hagulhol talaga guys. Yung mga parang baha na talaga yun. Pati yung boses ko, parang ganyan. Iyak talaga ako. Promise, natatawa ako sa sarili ko. Pero, sobrang gaan sa pakiramdam after nun. Promise. Bang, pagkatapos kong umiyak, sobrang thankful ako. Lord, thank you talaga. Ganun. Parang ganun ba? Tapos, yung lumabas ako ng bahay, puno ng pagmamahal, puno ng hopes, puno ng mga positive thoughts, positive lang lahat, mga problema, bahala kayo dyan, ganyan, tatawanan ko lang kayo, yung ganyan. So, sobrang thankful ako sa lahat ng
naging parte ng buhay ko, syempre, yung asawa ko, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, at yung mga kapitbahay ko na andyan, andyan, para aliwin ako, para magbanding, para ano ba, yung mga magkatuwaan, yung mga ganun. Tawa-tawa lang yun. Salamat yun kayo sa inyong mga tanan. Ate Lori, Ate Athena, andyan, andyan sila parati sa akin. Sobrang blessed ako dahil andyan sila. Tapos, isa na rin yung nagpapa-ano sa akin, yung nagpapa-cheer up sa loob ko, nagpapa-cheer up sa akin, yung mga online friends ko. Dahil yung social media, guys, maraming ano yun siya, maraming maitulong sa akin. At meron din mga negative, yung mga negative effects, ganun na. Sa mga disadvantages, ganyan. So, doon, nakikisali ako, yung bang may mga palaro, yan, sali-sali ako para maaliw ba, yung maaliw tayo, tapos, positive lang talaga. Kung matalo, okay. Kung manalo, okay din, ganyan. Tapos, kung manalo naman tayo, ay, maging appreciative naman tayo, di ba? Ganyan. So, nananalo naman ako, ganyan, at maraming beses na. Marami na rin akong sinalihan at sobrang naaliw ako, guys. At malaking tulong na rin yung mga napalaruan ko. Merong inipon ko, meron din binibigay ko, sinishare ko rin sa mga kaibigan at mga kapamilya ko, ganyan. So, di ba? Kahit gano'n, natuwa na ako dahil nakalaro ako, ay di, tapos, ano pa, yung napasayo ko pa yung iba, di ba? Na bongga, ganyan. So, yan lang everyone, yun lang talaga saan ako pumunta, yung dapat ano lang talaga tayo, maging open tayo sa Panginoon at isurrender natin sa kanya lahat. Huwag yung itago lalo na sa puso nyo dahil ang bigat-bigat, guys, promise, ang bigat-bigat. So meron mang mga negative ano dyan, pabayaan nyo na sila, wala yan. Ano lang yan, trials lang yan, laban lang, diba, laban lang, ayan, laban Pilipinas, ganun, gusto ko lang sabihin, at gusto ko lang pasalamatan yung mga taong tumulong sa akin, ganyan, nagpapasalamat ako sa Juhia Church, Zamboanga, ganyan, na pinamumunuan ng aming Reverend Pastor Edgardo Ocampo. Hi Pastor, thank you so much po, and Pastora Glory Ocampo, at sa aking mga ka-churchmate, mga brothers and sister. Hi to all of you guys. Kumusta po kayo? Everyone, thank you. Thank you sa pakikinig. Kahit naiyak ako ay andyan pa rin kayo. Lagi lang natin na isa puso na mahal tayo ng Panginoon, na kahit ano man ang mangyari, kahit kaano pa tayo ka not perfect, ganyan, kahit marami man tayong problema, ay ugaliin natin na mag-pray sa kanya, dahil andyan siya, handang makinig sa atin sa anumang oras. Amen. God is good. Ayan. So, ayan guys, thank you for watching, at kahit na naiyak ako ay sana na-inspire kayo, sana ay may natutunan din kayo kahit papaano sa video na ito. Mega shoutout time! Mega shoutout nga po pala sa aking batch, college batch, WEMSU AB Filipino Batch 2017. Mega shout out to all of you classmates. I miss you all, guys. And also, mega shout out na rin sa aking Pexi classmates. Hi, guys. I miss you all. O, diba, na-miss nyo yung mukha ko? Na-miss nyo ba talaga ako? Ano ba? Ha? Na-miss nyo ba talaga ako? Totoo ba? Ayan. O, diba, pasensyahan nyo na yung mukha ko, ha? Shoutout classmates! Ang dami nyo! Hindi ko na kayo i-mention isa, basta lahat kayo. Mag-iingat po kayong lahat. See you soon! Ayan, bye!
bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye.